fun with K-12 lessons. Don't forget to subscribe! Ang pagpapatuloy ng misyon. Bukod sa Cebu, naging aktibo rin ang mga praile sa pagmimisyon sa Maynila, partikular sa Tondo at Pasig, gayon din sa gitnang Luzon, Timog Luzon, sa Ilocos, at sa iba pang bahagi ng Visayas. Bukod sa mga Agustinian, nadagdagan pa ang mga misyonerong prailing itinalaga sa Pilipinas. Dumating ang mga Franciscan noong 1577, sinundan ng mga Jesuit noong 1581, sinundan ng mga Dominican noong 1587, at ng mga Recollect noong 1606. Dahil sa pagdami ng mga prailing misyonero sa Pilipinas, naging mas aktibo ang pagpapalaganap ng Kristyanismo, kung kaya't kinailangang magtatag ng mga diocese na binubuo ng mga pinagsama-samang parokya. Nagsimula ang pagtatatag ng mga diocese sa pagdating ng unang obispo ng Maynila, si Domingo de Salazar. Sinundan ito ng pagtatatag ng iba pang mga diocese sa Cebu, Nueva Caceres o sa Kabikulan, Nueva Segovia o Hilagang Luzon, at Panay. Dahil sa pagdating ng mga prailing kabilang sa iba't ibang samahang relihiyoso at upang maging maayos ang pagmimisyon ng mga praile, nagtalaga ang pamahalaang kolonyal ng mga tiyak na lugar kung saan magmimisyon ang mga praile. Dahil sa nasabing patakaran, tila hinati-hati ang mga lugar sa Pilipinas sa kamay ng mga prailing kabilang sa iba't ibang samahang relihiyoso. Ang mga samahang relihiyoso sa Pilipinas at ang mga naitakdang lugar sa pagmimisyon. Agustinian, Ilocos, Gitnang Luzon, Timog Luzon, Paligid ng Maynila, Cebu, Negros, at Panay. Franciscan, Bicol, Catanduanes, Masbate, Laguna, at Tayabas. Jesuit, Mindanao, Samar, Leyte, Bohol, Cavite, Antipolo, Cainta, Taytay, at Marikina. Dominican, Bataan, Pangasinan, Cagayan, Batanes, at Babuyan. Recollect, Zambales, Mindoro, at Palawan. Mga pagbabago at pagpapatuloy sa paniniwalang panrelihiyon. Malaki ang nagbago sa paniniwalang panrelihiyon ng mga katutubong tumanggap ng Kristyanismo. Una, kung dati ay marami silang mga espiritong sinasamba, sa Kristyanismo ay isa na lamang ang Diyos na dapat sambahin. Pangalawa, kung dati ay nasa kababaihan, sa katauhan ng mga babaylan, ang pamumuno sa larangang espiritual, sa Kristyanismo ay nasa kapangyarihan na ng mga kalalakihan ang pagiging pari at walang karapatang humawak ng kapangyarihang panrelihiyon ang kababaihan.
Pangatlo, kung dati ay walang tiyak na lugar na sambahan ng mga espiritu, sa Kristyanismo ay mahalaga ang pagpapatayo ng simbahan bilang banal na espasyo ng pagsamba ng mga mananampalataya. Gayunpaman, masasabing hindi rin tuluyang nabura ang sinaunang paniniwala hinggil sa relihiyon. Sa katunayan, pinili ng mga praile na gamitin ang katutubong paniniwala upang mas maging katanggap-tanggap ang bagong relihiyon. Halimbawa, ang mga ritual na isinasagawa dati upang pasalamatan ang mga espiritu ay pinalitan ng mga piyesta kung saan ang itinatanghal ay ang mga santo. Ang paniniwala din sa mga espiritu ay tila pinalitan din lamang ng paniniwala sa mga santo na gaya ng mga espiritu sa sinaunang panahon ay may kani-kaniyang larangang ding pinangangasiwaan. Ang paggamit ng banal na tubig o holy water ay tila pagpapatuloy lamang ng nakagisnang pagpapahalaga sa tubig sa paglilinis ng katawan at kaluluwa ng mga katutubo upang makamtan ang ginhawa. Kung gayon, malinaw na naging mahalagang pamamaraan ang Kristyanisasyon upang maging matagumpay ang kolonyalismo. Sa katunayan, tanggap maging ng pamahalaang kolonyal na malaki ang papel na ginampanan ng mga praile sa pagpapalaganap ng kolonyalismo dahil kung nabihag ng mga conquistador ang pisikal na katawan ng mga katutubo, ay nabihag naman ng mga praile ang kanilang paniniwala. Sa pamamagitan ng pagiging Kristiyano, ay nagkaroon ng mga bagong konseptong panrelihiyon ang mga katutubo at unti-unting nabawasan ang pagpapahalaga sa katutubong paniniwala, bagamat mayroon pa ring nagpatuloy. Naging katanggap-tanggap din ang kolonyalismo dahil pilit ipinaunawa ng mga praile sa mga katutubo na kung hindi nila sinakop ang Pilipinas, ay patuloy pa ring nasa panahon ng kadiliman ang mga katutubo kung saan sumasamba di umano ang mga katutubo sa mga demonyo at hindi pa di umano makikilala ang tunay na Diyos. Kung gayon, ipinalalabas ng mga Espanyol na dapat tanggapin ang kolonyalismo dahil kaakibat nito ang kaligtasan ng kaluluwa. Thanks for